Mula sa pagpapasara noon ng dating Pangulong Marcos sa ABS-CBN at ang pagiging isa ng dating magkahiwalay na istasyon na ABS o Alto Broadcasting System at CBN o Chronicle Broadcasting Network ay ang ilan lamang sa tatalakay natin sa video na ito. Paano kung matuloy na maipasara ang ABS-CBN? Paano kung magsama o magsanib ang ABS-CBN at GMA Network? Ano kaya ang magiging mga palabas nila sa TV? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kaibigan, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. Ang ABS-CBN ay nagsimula noong Hunyo 13, 1946 nang itatag ito ni James Lindbergh, isang Amerikanong inhinyero na nakilala rin bilang ama ng telebisyon sa Pilipinas, ang Bulinaw Electronics Corporation o BEC, na gumagawa at bumubuo ng mga transmitter. Nang makita niya ang potensyal ng telebisyon sa bansa, isa siya sa mga unang humingi ng pahintulot sa Kongreso para magtatag ng isang himpilan ng telebisyon noong 1949, na pinayagan naman makalipas ang isang taon. Noong 1952, si Antonio Quirino, ang nakababatang kapatid ng dating Pangulong Elpidio Quirino, na naghahangad din na magtatag ng isang himpilan ng telebisyon, ay binili ang 70% ng BEC at binago ang pangalan nito bilang Alto Broadcasting System o ABS. Si Lindbergh naman ay naging general manager ng himpilan. Noong 1953, ang DZAQ-TV3 ay ipinakilala bilang ang kauna-unang himpilan ng telebisyon at ito ay unang sumahimpapawid noong ika-23 ng Oktubre 1953. Noong April 1958, ang Chronicle Broadcasting Network o CBN, isang radio network na itinatag noong 1956 ng magkapatid ng negosyante na sina Eugenio Lopez Sr. at dating pangalawang pangulong Fernando Lopez, ay sumama sa pagsasahimpapawid sa telebisyon at binili ang ABS kay Quirino sa parehong taon. Sila ay lumagda sa isang Memorandum of Agreement. Noong Pebrero 1, 1967 ay formal nang nagsanib ang ABS at CBN bilang ABS-CBN Broadcasting Corporation. Makalipas ng isang taon, binuksan na nila ang kanilang broadcasting center sa Diliman, lungsod ng Quezon City. Ang network ay naghandog ng madaming mga kauna-unahang programa sa Pilipinas. Kasama na rito ang pagsasahimpapawid ng mga palabas na tulad ng Buhay Artista, Wild Wild West, Nida Nestor Show, Tawag ng Tanghalan, Cine Filipino at Your Evening with Pilita. Noong September 22, 1972 ay ipinasara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang mga himpilan na hindi pagmamay-ari ng pamahalaan. Ang ABS-CBN ay nawala sa ere at ang kanilang studio ay kinupkop ng mga network na pinapatakbo ni Roberto Benedicto. Ang kanilang broadcasting center ay naging punong tanggapan ng mga himpilan ng telebisyon na pagmamay-ari ng pamahalaan. Makalipas ang ilang panahon, ang kanilang chairman at pangulo na si Eugenio Lopez Jr. ay ikinulong noong 1980. Nang matanggal si Pangulong Marcos sa kapangyarihan noong 1986, ang network ay kinuha at ibinalik sa pamilya Lopez upang gawing Porn TV. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Sila ay bumalik noong September 14 ng nasabing taon. Noong March 1987, mula sa pagiging pinakahuli sa mga nangungunang himpilan sa Metro Manila at nagdusa sa malalaking lugi, ang ABS-CBN ay muling nilunsad bilang The Star Network. Ang pagbabalik ng bituin, kinuha ni Eugenio Lopez Jr. ang serbisyo ni Charo Santos at Freddy Garcia na nagtatrabaho noon sa GMA Network noong magsara ang ABS-CBN noong batas militar. Noong Agosto 1987, makalipas ang 6 na buwan, panibagong pagpapatakbo ng kumpanya at pagbabalik ng mga dating opisyal ng ABS-CBN, sila na ang pinakapinapanood na TV network at nangunguna sa loob ng 16 na taon. Sa sumunod na taon, ang network ay naglungsad ng pagsasahimpapawid sa pamamagitan ng satellite para mapalawak ang kanilang maaabot ng mga manonood. Taong 1990, ang kumpanya ay tuluyan na ngang nakabangon. Ang kanilang mga palatuntunan ay
nakakakuha na ng audience shares mula 40 hanggang 50% sa Kalakhang, Maynila. Ngayon naman kaibigan ay pag-usapan natin ang balita na mag-shutdown daw ang ABS-CBN dahil hindi aaprubahan ang renewal ng kanilang prangkisa ngayong darating na March 30. Usap-usapan ngayon sa social media ang nalalapit na pag-shutdown ng ABS-CBN dahil hindi daw aaprubahan ng ating Pangulo ang kanilang prangkisa dahil nga naglalabas daw ito ng mga maling balita at may mga nagsasabi pa na bias daw ang istasyon na ito. Ang isa pa sa mga dahilan kaya ayaw ng ating Pangulo na aprubahan ang kanilang prangkisa ay dahil sa panloloko nito sa kanya nung nangkarang halalan, kung saan ay nagbayad ang Pangulong Duterte para sa kanyang campaign ads, ngunit hindi ito inere ng nasabing istasyon. Oh, ABS-CBN, you're a mouthpiece of ang inyong franchise mag-end next year. If you are expecting na ma-renew yan, I'm sorry. You're out. Sa darating na March 30 ay mapapaso ang prangkisa ng ABS-CBN. Sakaling hindi ito i-renew ng Kongreso, ay isang taon na lamang maaaring mag-operate ang ABS-CBN mula sa petsa ng pagkakapaso. Nagbabala rin si Senate President Tito Soto na sakaling maipasa sa Congress ang franchise ng ABS-CBN ay nasa Pangulo pa rin ang huling desisyon dahil nasa kamay niya ang veto power. Ikaw kaibigan na nanonood ngayon sa video na ito, ano ang masasabi mo tungkol sa issue na ito? Dapat na bang ipasara ang ABS-CBN at hindi na i-renew ang franchise nito? O gusto nyo pang magpatuloy ito dahil mamimiss mo ang mga magagandang programa nila tulad ng Ang Probinsyano at iba pa? Paano kung matuloy nga na maipasara ang ABS-CBN? Ano ang susunod na pangalan nito kung sakaling babangon ito ulit? Dati ay Alto Broadcasting System o ABS na naging ABS-CBN dahil naging isa sila ng Chronicle Broadcasting Network. Ano na ang susunod? ABS-CBN-GMA? Ano ang magiging title ng mga palabas nila sa TV kung mangyayari yon? Baka Umagang Hirit? It's Showtime? 24 Patrol? Magbakailanman mo kaya? Investigador ng Soko? Gift with You? Banana Pinasaya? Tonight with Clavio and Abunda? Ang probinsya ng anak ni Waray at ni Biday? At malay mo, magtandem sina Corina at Jessica sa programang Rated KMJS. At dito ko na nga tatapusin ang video na ito kaibigan. Masyado nang lumalawak ang ating imahinasyon. Anyway, kung di ka pa nakasubscribe ay mag-like, comment, and subscribe ka na kaibigan.